Good morning po. Nandito na naman tayo sa aking channel. Kung gusto niyo pong mag-apply ng barko, paulit-ulit. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at subscribe at i-click niyo yung bell button para ma-update ko kayo kung meron akong bagong video na upload. Okay. Ang topic po pala natin ngayon is magkano ba ang magagastos kapag mag-apply ka sa cruise ship? Okay, medyo seryoso itong usapan natin, ano? Okay, magkano bang nagastos? Okay, umpisahan natin sa pagkuha ng passport. Magkano bang passport ngayon? I-total nyo na lang, ha? Okay, ang passport nung kumuha ako, kulang 1,000 din, 1,000 maigit. Seaman's book. Magkano po nagastos ko sa pagkuha ng Seaman's book? Okay. Meron na mga training center na kapag kukuha ka ng Seaman's book. Kasi Seaman's book kailangan pa ng basic training certificate, diba? Yung basic training certificate. Merong mga mura lang. Mamili lang kayo sa mga training center. At be wise lang po kasi yung mga training center na aprobado po ng Marina. Okay. Para hindi po masayang yung gastos nyo kapag hindi kasi aprobado ng Marina, hindi po yun pwede. Okay, meron kasi mga alam mo na gustong kumikita lang din ng pera pero hindi pala sila aprobado ng Marina. Kaya mag-ingat din kayo guys kasi ang pera ngayon mahirap hanapin. Okay, that's it. Then yung mga pamasahe mo, pamasahe ko nung nag-apply ako, nung nag-ikot-ikot ako sa mga manning agency. Okay, paghandaan nyo rin yun. And then yung pagkuha nyo ng halimbawa hired na kayo, na tanggap na kayo ng company, wala kayong babayaran sa agency. Bali, hindi katulad ng mga placement pay, wala po yun. Hindi po yun ano po, hindi yung mga agency na tawag nito, itong mga manning agency, hindi po sila tumatanggap ng placement fee katulad ng mga Saudi nang hihingi ng mga placement fee. Dito po sa barko na ina-applyan ko, which is Royal Caribbean, hindi po ako nagbayad ng placement fee kasi wala po kaming ganan na binabayaran. Ang binabayaran po lang namin is yung mga requirements namin. Paggastos din sa US visa. Okay, actually ang US visa free po siya. Kaso nga lang kapag pagdating mo na dito sa barko siya marerefund. Meron akong video, hanapin mo na lang about sa US visa sa mga una kong video. Marirefund siya dito pagdating sa barko ang US visa. Okay, ano pa? Pagkain mo. Syempre kapag mag-apply ka, kung may training ka katulad ng basic training, pagkuha mo ng Seaman's book, kailangan mo po din yung paghandaan. Prepare. Ano din yun, Seaman's book 7 days, basic training 7 days po yun. Kailangan nyo rin po yung pagkain, transportation kasama na yun. The last na gastos is yung sa mga first time na halimbawa dito kayo magjo-join yung barko nyo dito sa USA. Okay. Dito sa agency ko kasi first contract ako ang nag-shoulder ng ticket ko. Medyo umabot po siya ng 40,000. Yes, 40. 4K. Yeah, medyo yan ang paghandaan niyo. May mga paraan naman po kung gusto niyo talaga mag apply ng barko, kung interesado po, di ba, kung sa kasabihan nga
kung may gusto may paraan, pero pag ayaw may dahilan. Pero lahat naman kami nandito sa barko may dahilan kung bakit kami nandito. Okay guys, si Lord na pong bahala. Dasal-dasal lang na matanggap ka. Okay. Patuloy lang manood sa aking mga video niya upload. Every week po akong nag-upload ng video. Okay. At i-update ko kayo kung ano ang nangyari doon sa loob ng barko at ng mga sa mga aspiring seafarer na gusto mag-apply ng barko. Stay tuned lang po. Okay. Marami po kayong matutunan dito sa channel ko. Okay. God bless you.